Mga kapatid, sa tuwing may inoorden ng bagong pari para sa simbahan, tandaan po ninyo na ito ay dakilang tanda na ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang simbahan. Kaya naman sa panahong ito, ang tanging tugon na ating maibibigay sa Diyos ay ang magpasalamat. Dahil ang mga taong sanay magpasalamat ay yung mga taong hindi nakakakalimot. Nandito po tayo ngayon bilang sambayanan ng Diyos na nagkakatipon-tipon upang ipagpasalamat sa Diyos ang kanyang katapatan at pag-ibig. At dahil dito, hayaan ninyong pasalamatan ko kayong lahat. Dahil naaalala ko po ang inyong kabutihan, naaalala ng Diyos ang inyong ginawang pagtulong sa akin at sa simbahan. Ang sabi niya, Father, ang nais ko po na ebanghelyo sa aking kantamisa ay ang prodigal son, alibughang anak. Doon pa lamang ay natigilan na ako paano ko iuugnay sa kanyang pagiging pari o sa karanasan ng kanyang pagubog bilang magiging pari. At siguro sa aking pagninilay ay nakita ko ang dalawang mahalagang salita na ating binanggit sa Ebanghelyo. Ang una pong salita ay ang pag-alis at ang ikalawang salita ay ang pagyakap. Nung siya ay nag-regency, lumatay ang kanyang karanasan ng pagtuturo, naroon ang kasanayan, ibahagi sa mga tao ang turo ng simbahan. Nung siya ay maasay sa gabihan, nahubog sa kanyang pagkatao ang pagmamahal sa mga may hirap, nahubog sa kanyang puso ang pagsasakripisyo na isang malaking katangian na nagnanais na maglingkod sa Panginoon. Pag siya po ay umaalis, pumupunta ng Quiapo, yung po yung isa pinakamalaking latay, pinakamalaking marka ng kanyang paghubog, ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kahapon nung siya ay ordinahan, iyon ay simbolo ng pagyakap ng Panginoon nang siya ay yakapin ng ating obispo. Ano ang ibig sabihin ng pagyakap ng Panginoon? Ang Panginoon ngayon ay natutuwa sapagkat pari na si Father Derek. Ang kanyang tinitingnan ay hindi muna kung ano ang mangyayari sa kanyang paglilingkod sa hinaharap. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang makabuluhang paghubog na naganap sa kanyang buhay. Natutuwa ang Panginoon kaya nayakap niya si Derek. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal, kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos ama niya makapangyarihan, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Tay, Nay Brian, salamat sa lahat. Alam niyo po mga kapatid, wala akong benefactor. Simula na magsimula akong mag-aral sa seminaryo hanggang sa matapos ako. Proud po ako dahil itinaguyod ako ng nanay at tatay ko. Sa loob po ng 12 taon ay binugbog kami ng maraming pagsubok bilang pamilya. Hindi po nila tinalikuran ang kanilang obligasyon sa amin bilang mga anak nila. Pinag-aral kami ng kapatid ko. Sabay po kami nag-aaral noon. Ang kapatid ko po ay sa San Beda at ako naman po ay sa Graduate School of Theology ng ating seminaryo. Kahit abutin sila ng hating gabi sa rice mill o madaling araw, tiniis po nila yon para mairaos kami. Tay, Nay, salamat at hindi niyo ako pinagdamot sa Diyos at sa simbahan. Pinag-aral niyo ako, iginapang kahit mahirap ang ating buhay,
Dahil dito, nagpapasalamat ang Santa Iglesia sa inyo. Maraming maraming salamat, Tatay at Nanay. Ikalawa, ang pagyakap ng Panginoon ay pasasalamat sabagat paulit-ulit na nakikita ni Father Derek ang kanyang mga kahinaan at pagkukulang, pero nagsusumikap na mahubog ng banal na espiritu sa pamamagitan ng tulong ng seminaryo. Father Derek, niyayakap ka ng Panginoon. Ikaw din ay tingnan mo ang iyong sarili, niyayakap mo rin si Kristo. Nang niyayakap mo si Kristo, iyon ay simbolo ng iyong pasasalamat sa Kanya. Sa buhay po ng pari, hindi naman po ito laging positibong karanasan. Hindi po ito laging masayang karanasan. Dumadating din po ang mga negatibong karanasan na alam ko ay kayang-kayang lagpasan ni Father Derek. Ito ipapaalala ko lamang sa Kanya. Una po, minsan ay mayroong takot. Siguro ang mga takot, paano ko makapaglilingkod ng ganap sa simbahan? Paano ko makikipag-ugnayan sa aking kura paroko? Paano ko gagampanan yung mga iniaatas sa akin na mga gampanin? Pero meron mang takot, tandaan mo, Father Derek, na narian lagi ang pangako ng Diyos. Ituturo sa iyo ang tamang landas upang makalagpas ka sa ganitong uri ng karanasan sa iyong paglilingkod bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Ikalawang karanasan o negatibong karanasan ng isang pari, at siguro hindi naman din magiging exempted dito si Father Derek sa hinaharap, ay gustong-gustong maglingkod. Pero minsan dahil sa mga sagabal, nanghihina ang loob. Nariyan yung panghihina ng loob, sapagkat bilang pari, hindi pa rin po natin dapat exempted na si Father Derek ay meron pa rin mga kahinaan at kakulangan. Minsan nanghihina ang loob. Pero lagi po nating tatandaan, Father Derek, nariyan lagi ang Panginoon. Ang tinitingnan hindi kung meron kang kakulangan. Ang titingnan niya ano ang idadagdag mo at i-improve mo sa iyong ministeryo. Ang titingnan ng Panginoon ay kung ano ang laman ng iyong puso. Ikatlo, bilang isang pari, bago ka rin maging pari, maraming pagkakataon na ikaw ay lagi nang tumutugon at sumasang-ayon. Minsan ang tao, minsan ang pari ay mahusay sa pagtugon at pagsang-ayon. Mahusay tayo sa pagsasalita, mahusay nating gamitin ang ating bibig. Pero lagi mo ring tatandaan yung pinakamahalaga at yung minsan ay ating napapag-usapan. Ang pinakamahalaga ay ang gawa, hindi lamang ang salita. Ang pinakamahalaga ay hindi ang paggamit ng bibig, kundi ito ay dapat nagbubunga ng pag-ibig sa iyong pang-araw-araw na paglilingkod. Kaya nga, Father Derek, alam ko sa iyong pagiging bagong pari, maraming tao ang natutuwa, maraming pari ang natutuwa, sapagkat nakikita sa iyo ang mga magagandang katangian ng isang pari. Sana ang mga ito ay hindi lamang manatili ng ilang taon. Sana laging manatili, patuloy na mananatili hanggang tumanda ka bilang pari ng ating Panginoon.